Hi, this is Joven Reyes Vlog and welcome back sa aking channel. For this video, sasabihin ko at sasagutin ko yung tanong ng aking viewer. I think apat yung nagtanong sa akin kung paano ako nag-umpisa kay YouTube at ano ang ginawa ko, paano ako naghugot ng lakas para magsalita sa harap ng camera. Nakakaloka. Hindi ko alam. Alam mo, actually, alam nyo, nahiya ako magsalita sa harap ng camera. Nung unang nag-vlog ako, na remember yung about sa feeding. Yung first na vlog ko ay yung sa about sa pag-feed, kung paano prepare ang food ng aking mga ningning, aming mga ningning. Ito yan yung unang vlog ko. O sagutin ko kung paano ako nag-umpisa sa buhay at sa larangan ng YouTube. Tama ba yung words ko? Nakakaloka. Ito, nag-umpisa ako nag-vlog noong pumunta kami sa Singapore. Nung nag-tour kami, yun yung unang vlog ko. Na-inspire ako sa pag-vlog. Nag-start ako, in-upload yung video namin nung sa Singapore. Ngayon, nung mag-umpisa ng lockdown, kasi syempre, nag-stop kami sa work. Ngayon, noong May 15, nag-start ako ulit na mag-upload ng aming mga videos. Mga previous naming mga videos. Ngayon, syempre may mga nanonood na sa amin. And naghanap kami ng way para magkaroon kami ng maraming subscriber. At noong May 15 nga, at nag-start na kaming mag-livestream. At yun doon dumami ang aming subscribers. Bago pala kami nagpunta sa Singapore, nanood muna kami ng vlog. Ngayon, first time ko nanood ng YouTube ng ganun, yung about sa vlogging, ganun. Tapos, doon ako, ganun lang pala mag-vlog. Tapos, magsalita ka lang sa harap ng camera, sabihin mo kung anong nakikita mo, kung ano yung nararamdaman mo. Yun, ganun lang pala mag-vlog. Shout out pala kay King D. Inouye, kay Ian, kay Lloyd Cadena, kay Madam Ivan, kay Madam Ellie, BNT, hello, shout out sa inyo. Actually, yun yung mga yung nag-enhance sa akin kung paano magsalita sa harap ng camera, ganun. Yun, doon ako na-inspire. Ngayon, syempre, napaisip ako, paano ba mag-vlog, ganun, tapos ano yung gagamitin ko? Bibili ba ako ng DSLR camera para mag-vlog? yung ring light, di ba? Yun yung mga Siyempre, nag-search muna ako kung paano yung ginagamit pa namang vlog. Hindi pala kailangan ng magarbo para just like sa akin na nag-start pa lang kay YouTube, small YouTuber tayo, di ba? hindi natin kailangan bumili ng yung mga GoPro, mga DSLR. Pero soon, di ba, pag magbili tayo ng mga ganon, pag malaki na yung bahay natin. Ngayon, ang gamit ko ay ang aking phone lang. Ang pagbablog ko, pinagbablog ko, ang aking Note 9. Okay naman siya. Okay naman yung pagbablog ko dito sa gadget ko. Tsaka syempre, first time kong gumamit ng aking AirPods. Actually, hindi ko naman masyadong maluho. Gift lang. At saka yung nag-start ako mag-livestream gamit ang aking cellphone din at saka ang aking iPad. Ang hirap, alam mo yung nung nag-livestream ako, gamit ko yung cellphone. Ang hirap kasi mabilis malubat ang cellphone, tapos nag-iinit siya. Hindi naman siya pwedeng naka-direct, kailangan pag control mo lang yung charging, hindi siya pwedeng continuous charging ang cellphone. Kasi nga baka puputok, di ba? Kaya pag lubat na, dapat alert-alert. Ganon. Ngayon, syempre, tatagal ka ng 6 hours.
8 hours. Actually, salamat pala sa mga viewers namin at patuloy na nagsusuporta sa amin. Hanggang ngayon, kahit pa iba-iba yung time namin kasi syempre, meron na po tayong trabaho, back to work na tayo. Patuloy pa rin nila tayong sinusuportahan. Thank you very much. Mamaya i-shout out ko sila. Ngayon, ikwento ko ulit ang aking pag-YouTube. Nung nag-start ako mag-YouTube, hindi ko alam kung ano yung gagawin ko, hindi ko alam kung ano yung concept ko. Ngayon, syempre, halo-halo na kasi nga hindi ko alam yung concept. Meron akong cooking tips ng aking sariling mga version. Cooking, syempre, about my pets. Anong mga pets namin, nandito sila. Sa panganganak, ganyan. Hindi ko pa nagawa ay ang kung paano sila maligo, ganun. Tsaka mag-haul ng kanilang mga needs. Kung ano yung ginagamit ng shampoo, kung naliligo sila, pagkain, or paano yung proper way para hindi siya magkaroon ng hairball, ganun, hindi pa nabablog. Kasi medyo busy din, hindi ko pa alam kung ano yung next na vlog ko. Actually, request lang ito ng aking mga viewer. I think 4 na yung nagtanong kung paano ako nag-start kay YouTube. Yun, tsaka ngayon, ito na ang sagot ng inyong katanungan. Kay friend kong January, yun din yung tanong niya sa akin nung first day ko na nagbalik ng work. At saka, paano ko na-earn yung 1,000 subscriber? At saka, paano ako nakabuo ng 4,000 watch hour in 1.5 months only? Yun yung next na vlog ko. Abangan nyo. Ngayon, yung tasagutin ko muna kung paano ako nag-join kay YouTube. Actually, simula nung nag-livestream ako, doon ako nagkaroon ng mga viewers. Siyempre, ang unang mga upload ko pala noon ay yung sa tour namin. Yung tour namin sa Singapore, sa Sentosa. Actually, yung mga ibang upload ko, mga 3 minutes, 10 minutes, ibang halo-halo lang, mga pictures, nilagyan ko lang ng konting effect. Yun lang yung mga vlogs ko nung una, yung mga unang na-upload ko. Mayroon namang nag-review, ewan ko kung sino sila. Shout out sa inyo sa mga nanonood ng view ng aming video. Thank you very much sa nanonood. Thank you talaga. Ayan, syempre yung mga vlog namin, pinapanood din namin. Kung ano yung pwede ko pang enhance. Kasi ang hirap sobra magsalita sa camera. Syempre, nung una, ang hina ng boses ko kasi hindi ko pa alam kung yung sunod-sunod ng sasabihin ko, ano ba, ililista ko ba, or something, ang hirap magsalita. Ngayon, meron akong iba vlog noon, isinulat ko lahat, scripted, diba? Ang hirap, mas mahirap yung nagsasalita kasi hindi ka nakaharap sa camera, tapos utal-utal, yung pronunciation ko hindi yung maganda, para akong Bisaya accent. Kaya yon. Nung nag-start ako, syempre, makunti pa yung subscriber namin. Kasi syempre, ang una, pinasubscribe namin yung mga friends namin. Ngayon, syempre, parang okay lang naman yung subscriber. Kasi syempre, marami naman akong friends. At saka, marami ding nanonood sa atin. Maraming manonood. Pero, ang hirap kunin ang 4,000 watch hour. At ito'y nakakaloka. Yun yung pinakamahirap namin kinuha, 4,000 watch hour. Pero, syempre, sa pagtsatsaga namin, nag-livestream kami everyday. At yung nung quarantine, yun talaga yung workout namin. Kasi, syempre, wala naman kaming trabaho, sa bahay lang kami. Syempre, yun na yung ginawa kong libangan. Doon ako nangayayat. Actually, hindi naman ako nagpupuyat. Iwan ko kung bakit. Ang hirap magsalita sa harap ng mga maraming makukulit, ganyan, syempre, nagmamadali. Syempre, may mga ginagawa din sila. Pero thank you sa lahat ng tumulong sa amin. Ang mga pasasalamatan ko ay si King. Shoutout din kay Jan Oli. Thank you very much, kapatid, sa pag-help mo sa amin. Isa ka sa inspiration namin dahil magaling ka kay YouTube. Lahat ng inaasikaso mo. Thank you sa paggawa ng aming thumbnail, ng aming intro. Thank you very much. Ay, pakisubscribe pala ang aming second account. Lovely Fur Babies. Thank you very much sa pag-subscribe. Sila, Ma'am Net Vlogs. Thank you, Ma'am Net Vlogs. Sa always mong pagpunta sa daily livestream namin kahit busy ka. Thank you talaga, Ma'am Net Vlogs. Syempre, malaki na ng tulong mo sa amin.
Kuya Pams, hello, shout out sa inyo, sa buong family mo, nang nasuporta sa amin. Si Figarong Vlogs, I think busy siya ngayon. Figarong Vlogs, thank you very much. Team Nissan Oman, hello, thank you very much. Si Sardian, pero hindi na siya nakakadalo ngayon. Ewan ko, busy siya. Na upset ata siya sa ano, sa hindi niya magbakasyon kasi nga bawal magbakasyon ngayon sa Pilipinas. Hindi niya matanggap na hindi pa siya makapagbakasyon. Shout out sa iyo, Sir Vian, Sir Official, Sir Car TV, si Ma'am Barbara, Ma'am Barbara, kahit hindi mo nahulaan. Ma'am Barbara, shout out sa iyo. Ma'am Barbara, thank you very much sa inyong pagsuporta, patuloy na pagsuporta. Ma'am Gina Lynn Ramirez ng Paris, France, hello sa inyo diyan. Katcha del Mundo ng ano ng Rome, hello po sa inyo diyan. Ma'am Rona Flor, hello sa iyo ma'am. Kumusta ka po diyan ma'am? Si Ma'am Rona Flor na taga Bacolod, hello, shout out sa iyo diyan ma'am. Ma'am, mag-ingat ka diyan ha sa inyong pagtitinda. Shout out sa inyo diyan. Thank you sa panonood ng aking video. Thank you very much. Sana marami pa kayong matutunan sa akin. At saka kung na-inspire man kayo sa aking tagline na kakaloka, di ba? Marami daw gagaya sa aking ano, sa aking nakakalokang tagline. At saka thank you. Thank you very much. Sir Bicoy, hello. Life Asnet, hello. Chi Adventure, hello. Shout out sa inyo dyan sa ano, sa Bangkok, Thailand. Hello po, shout out sa inyo dyan. Si Sir Eugene Gonzalez ng Saudi Arabia. Busy busy si Sir, hindi siya makapanood ang aking video. Shout out sa inyo dyan. Si Clysonex, hello ma'am, ma'am Clysonex. Hello po, kumusta po kayo dyan sa Pilipinas? Harvey Joe Jagmel, kapatid ni Clysonex, hello, shout out din sa inyo dyan. Si Sir Nulan Suela, si Jomar Mirano ng Bicol, hello, shout out sa inyo dyan. Ang dami ko pa pwedeng shout out pero hindi ko na nalista. Nakakaloka, siguro next vlog ko na. Algin Perez, Ginabon Ministry, hello, shout out sa inyo dyan. Ken Smardo ng Sambales, hello. At syempre, shout out sa aking family. Kay Auntie Comina, hello, shout out sa inyo dyan. Sa aking pinsan, Dana Amage. Sana maging successful lang inyong business. Shout out sa inyo, hello. Thank you very much sa inyong panonood din. Sa lahat ng family ko na manonood man nito, shout out sa inyong lahat. I hope you enjoy this day. Thank you very much. I love you all. Bye!